Pag-usapan po natin, Obsessive Compulsive Disorder. Ang sikat na artista, Leonardo DiCaprio, siya kinukwento niya, meron siyang OCD. Tignan natin, baka tayo meron din tayong OCD, hindi lang natin alam. Mabuti sa kanya, mild to moderate lang, kaya very successful siya. Ano bang ibig sabihin ng Obsessive Compulsive Disorder? Marami, mga sikat na artista, successful na tao. Minsan, nagugulo sila ng isipan nila. Gusto nila paulit-ulit. Parang may nagbubulong sa utak nila paulit-ulit. Kailangan maghugas ng kamay 5 beses, i-check 5 beses, magpunas 5 beses. Baka meron kayong kilalang ganyan. At pag hindi nila gagawin yan, parang feeling nila may masamang mangyayari sa kanila. So may mild, may moderate, may severe. So merong persistent thoughts or impulses na kailangan mong gawin. Pag hindi, may stress ka, hindi ka masaya. Ayan o. Kailangan mo mag-perform. Paulit-ulit may rules ka kasi gusto mo mabawasan yung magiging problema. Pwedeng ini-imagine mo lang eh. So actually mga may OCD, nakikita nila parang may kakaiba nga kahit physically sa utak nila. Ano ang risk factors ng pagkakaroon ng OCD? Kung meron kang kamag-anak na obsessive-compulsive, sabi nila parang ok-ok yan eh. So yung brain structure pwedeng naiiba. At nakita nila high risk din yung mga may trauma nung bata, na stress, na abuso, o baka merong personality traits na kakaiba. Ayon sa mga studies, top 20 siya na cause of illness. So, medyo mataas. Maraming may ganito. Lalo na edad 15 to 44. Sa Pilipinas, estimated 1 million. Merong mga sikat na artista, meron din. Actually, yung OCD, kung magagamit mo sa tamang paraan, maganda sana eh. Kung obsessed ka magtrabaho, di gustong-gusto natin yan. Obsessed gumawa ng isang bagay, obsessed maglinis, obsessed magkolekta. Ano ba to? Ayaw mo yung masamang obsession eh. Ito mga sample ah. Takot madumihan. Yan. Lalo na ngayon, nagkaroon ng pandemic na naging obsessed siya lalo. Kailangan maayos na maayos. Ay, nakita niya yung pencil, ganyan. Di siya papayag na tabingi yan. Hindi siya makakatulog. Pag hindi niya inayos yung lapis na yan, may masamang mangyayari sa kanya. Yan ang isip niya. Meron siyang iniisip, ito baka gusto niya saktan ni ibang tao, saktan ng sarili. Ito pwede rin sexual aggression. O meron din siya iniisip sa relihiyon niya na ito dapat niyang gawin, na o-obsess siya. Parang ganito, check ng check, paulit-ulit, lock ba, hindi ba, sarado na ba yung saksakan? O pwede mo check 10 beses, hindi 10 beses. Bilang ng bilang. Kailangan may routine. Yung routine, minsan maglalakad sila, kailangan diretso, bawal tumapak sa crack, o bawal, parang meron silang rules eh. Kailangan dumaan sa pintuan 4 beses, pabalik-balik. Kung hindi nila gagawin lahat yon, hindi sila makakapasok. Ito. May naisip na ba kayong kilala? Katulad nito. Actually, si Leonardo DiCaprio, meron siya talagang OCD. Talagang minsan nahihirapan siya. Tapos ang ginawa niya, nag-play pa siya ng isang actor. So, gumanap siya sa isang tao, si Howard Hughes, na meron talagang OCD. Hanggang nung namatay si Howard Hughes. Magaling sana siya, kaya lang, nagkulong na lang siya. So, nung ginagawa niya yung role, ang ginawa niya, hindi niya pinigilan yung pagkaka-OCD niya. Nilabas niya. So, nahirapan siya. Kasi after filming, bumalik lahat yung pagiging OCD niya. Kasi gusto nga niya ipakita. Parang ito, hugas ng hugas na ilang beses. Na-obsess siya. Okay? Meron pa ibang klaseng obsession. Linis ng linis. Walang katapusan. Kahit malinis na. Hanggang minsan nga, nagsusugat na, namumula na yung kamay. Hoarding ng hoarding. O, Doc Lisa, ikaw. Hoarding ng gamit. Hindi nagtatapon kahit anong gamit.
Gusto yung baro, ano, orderly, hindi pwede madumihan, tuloy-tuloy. So lahat tayo may pagka-obsessive eh. So kailangan mild lang. Ito, minsan obsessive sa utak, bilang ng bilang. Check ng check ng appliance, baka masunog. Oh, diba? Ito nga, kinakwento niya, nung finifilm niya yung Aviator, nagre-reklamo na yung mga makeup assistant niya. Sabi, ang tagal-tagal lumabas. Kasi kailangan ni Leonardo maglakad, umatras, hawakan yung pintuan. Meron siyang routine na kailangan gawin. Oo. Kasi meron siya nitong sakit, ang piniplay niyang role, yun din. Meron ding OCD. Merong iba takot sa germs, takot masaktan, collect ng collect. Ito sinabi ko sa inyo. Minsan sa relationship, obsessed sa babae, obsessed sa lalaki. Ito rin minsan, pasok ng pasok yung mga masasamang pwedeng religion, pwedeng sexual thoughts, meron din ganyan, now obsessed eh. Kung meron kayong OCD, kung mild lang, malalabanan nyo dapat para tuloy ang buhay, normal. Pero pag lumala, magkakaproblema sa magpartner, hindi masaya sa buhay, minsan baka makasakit kayo sa iba, makasakit sa sarili, sayang oras, nahihirapan na pumasok sa school, sa trabaho at social activities, minsan nagsusugat-sugat na yung kamay, kakahugas ng hugas. So ito po ah, pag mild lang ang OCD ninyo, good fair insight, alam mo na mali ang ginagawa mo. Kaya kay Leonardo DiCaprio, sinasabi niya sa sarili niya, wala na yan. Parang, bakit pa ako maglilinis eh? Malinis na kamay ko eh. Dapat kaya niya sabihin yun eh. Kung moderate ang sintomas mo, hindi mo maintindihan na mali yung ginagawa mo. Isip mo tama ka pa rin. Isip mo, kailangan mo i-check 10 beses yung pintuan. Kasi pag hindi mo chinek 10 beses, may masamang mangyayari sa iyo. Yun ang iniisip mo. So ito yung mga moderate and severe na minsan nagkukulong na lang sa bahay. Ano ang gamutan natin? Merong mga gamot, may mga antidepressant at ibang gamot na binibigay. At merong mga tinatawag na ito mga exposure response therapy, cognitive behavioral therapy. Ang ibig sabihin lang nito, pinapractice ka dahan-dahan ng psychologist o psychiatrist mo na malabanan. So gamot, tsaka psychotherapy. Ito yung pinakasample ng psychotherapy ha. Sample ko lang sa inyo. Pwede mo gawin itong apat na i-switch mo sa utak mo. Relabel. Sabihin mo sa sarili mo, malinis na ang kamay ko. Diba? Feeling mo madumi. Yun ang imagination mo. Pero dapat sabihin mo, malinis na yan. I-label mo ulit. Sabihin mo sa utak mo na, obsessed lang ako. Wala namang problema sa akin. Yan, reattribute. Refocus, gumawa ka na ibang bagay. Pilitin mo ibang gawin mo. Okay? Revalue, ito ginagawa ni Leonardo DiCaprio. This is just my stupid obsession. Wala naman, puro kalokohan lang itong ginagawa ko. Diba? Stop ko na yan. Tigil ko na yan. So, pinipilit mo i-correct yung diprensya sa isipan. Parang naghahanap ka ng lusot at daan. Lahat tayo may pagka-OCD. Ewan ko ha. Ako siguro, kaya rin ako nag-a-achieve. Obsessed din ako. Pero, dapat minamanage natin. Kinokontrol. Pag sumasobra na, oops, tama na. Tigil na. So, psychotherapy, relax. May mga gamutan din na binibigay. Ito po, medyo cute lang. Chismis to eh. Si Leonardo DiCaprio, ito lahat ng girlfriends niya, may gumawa ng table. Lahat ng girlfriends niya from before up to now, lahat below 25 years old. So, baka dito siya obsessed. Kahit nagkakaedad na siya, yung pa rin ang mga nililigawan niya. So, baka meron din siyang pagka-OCD doon. So, kung katulad ba niya tayo na very successful, kahit OCD, wala namang problema. So, sana po nakatulong tong problema na na-explain ko sa inyo. At kung meron talagang problema, pa-check tayo sa psychologist, psychiatrist, o mag-research tayo paano malalabanan. Binigyan ko na kayo ng konting tip para dito. God bless po.